Sa bangayan ng mga kongresista at senador, tila bang naging insulto na rin ang pagtawag sa House of Representatives bilang mababang kapulungan o lower chamber. Pero bakit nga ba tinatawag nating lower chamber ang House of Representatives habang ang Senate naman ay upper chamber or upper house? Diba dapat co-equal branch sila ng Congress? Actually, hindi lang naman yan gawain dito sa Pilipinas. Sa mga bansa na bicameral ang kanilang legislative branch, o ibig sabihin na hati ito sa dalawa, ginagamit rin naman nila ang terms na lower and upper chamber, tulad sa United States, sa Australia, at sa United Kingdom. Typically, yung mga nakaupo sa House ay binoboto siya specific sa kanilang electorate, so pwede siyang by region or by state. Sa US, district representatives ang nakaupo sa House, habang sa Senate, bumoboto sila ng dalawa per state. Sa Pilipinas, naging hirit din daw kasi ng ilang senador na sila ay binoto nationally habang ang mga kongresista ay binoto ng districts lang. Pareho nga silang gumagawa ng mga batas. At kaya nga tayo may tinatawag na checks and balances kasi lahat ng pinagdedebatehan sa House nakakarating sa Senate. At lahat naman ng naipapasa ng Senate dumadating din sa House. Hindi naman dahil lower house ang tawag dito ay ibig sabihin na mas mababa na ang legislative branch na to. Actually, nasa House nga ang power of the purse. Dahil dito una napagdedebatehan ang budget ng gobyerno bago ito ipadala sa Senate at bago pag-usapan ng bicameral committee. At may isang point in time na talagang naging lower house ang House of Representatives at naging upper chamber talaga ang Senate. Nung nasa Maynila pa kasi nagsesession ang Senado at ang Kamera, pareho itong nasa National Museum of Fine Arts. Literally, ang Senate ay nasa upper floors habang ang House naman ay nasa lower floors. Kung may bago kang natutunan at gusto mo pa ng explainer videos tulad nito, you can follow Rappler on YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, and X.